ako si Taya by 17 years old. Nakatira sa Nituan parang maging tanaw. At tag-iisip na kung ano ang mga tungkuling gagawin ko sa aking anak. Nag-aral ako noon sa RS at naging honor student pag grade 7. Ang trabaho ng tatay ko is farmer, ang trabaho ng mama ko is sa bahay lang. Ang papa ko is si Taha. Si Ama lang ang tumutustos sa aming pangangailangan sa pito naming magkakapatid. Nagsisisi ako dahil sa binaliwala ko lahat yung pagod ng tatay ko sa pagsasaka para makapag-aral lang ako. Nabigla ako nung malaman ko na ikasal na si Tayabay kasi nag-aral pa sa mga panahon na yun. Tapos bigla na lang napasabi yung mga parents niya na mag-attend lang kami sa kuan niya kay okay na daw yung kuan para ikasal na. Hindi ko man in-expect na mag-asawa ng maaga. Kasi nung kasi kung hindi dahil sa mga tao dito na mga chismosa, hindi mangyayari to. Alam mo naman sa amin sa mga kuan bangsa Moro kuan na pag makita ng mga parents na magkasama yung babae at saka lalaki ay parang iba nang nasa isip nila, parang iba nang nasa isip. Tapos yun, bigla-bigla na lang pinag-usap, pinatawag yung parents ng lalaki. Tapos nag-usap sila na anong magandang gawin natin dito sa mga anak natin. Eh, parang nakita silang nagsasama. Ngayon na nagkasundo na sila na ipakasal na lang para hindi na makaabot sa kwan. Kaya minsan sa mga kwan, pag makita ng mga pinsan ng mga babae, minsan yung lalaki na may kasama, baka magkaroon pa ng gulo. Nung hindi pa kami kasal, ni pa ako buntis nun. Nagpicture lang kami and then, nung makita nila, pinakita nila sa parents ko, tapos sinabi nila dun sa parents ng boy, tapos yun. Kaya nakasal ako ng maaga. Nagdori sila. Kasi natakot yung parents ng boy. Yung about sa dowry is 30,000 yung sa yung mabigay ng lalaki plus yung pagsalanggo ni is 10,000. Tapos may iba pa. Tapos nagkaroon din rin ng kulintang. Nag-march yung mga abay and then sunod naman yung naging asawa ko tapos ako naman yung pinakalas kami ng parents ko. Pagkatapos nun, umupo na kami tapos yung naging asawa ko lang tumayo dahil may kailangan pa siyang gawin tulad ng yung musala na color white, yung panyo na color white. Tapos dun siya ikasal ng ustad. Desisyon ng pamilya ko yung pagpapakasal namin.
Medarin. Balik kampung Medarin. Nababay, na dita masiguro na basta ada nababay na saguna timpon, ada nababay di kampung Medarin ang kaminsa. Okay, sa mama, na 15, ita din na balik ugay sa babay na dita kaya kung saguna timpon, ada nababay saguna di ka 15 na. Tanto tartipan ng station din. Napagpapan ng station na babay, nagkapakin sa kanyang mga galuma. Mahirap masyadong maging batang ina. Lalo-lalo na sa pag-aalaga kay Baby Sharifa. Di pa ako ganong kahanda sa pagiging ina. Buti na lang nandyan si Mama na tumulong sa akin. Hindi ko na naisip na bata pa ako. Ang iniisip ko lang ay kung paano ko may papalaki ang namasto si Baby Sharifa. Basta kaya talaga naman yung kanina. Mas pa sa akin, napakuha na lang ka na sa abong terapia. Ginalimas ka ni Bunso na. Mahirap ka rin mag-alaga ng bata kasi wala akong experience kung paano mag-alaga. Kung wala yung mama ko, hindi ko malalaman kung paano. Yeah, baby, big sure ka rin matandang. Sa kabida? Nambabay ka. Bye-bye. Ako yung bunso at ako pa yung naunang nagkaroon ng anak kaysa sa aking dalawang ate at kuya. Nagdedepende sa tatay ko dahil mananay ang aking asawa na si Zucarno Patadon. Siya ay 20 taong gulang at siya ay tumutugon sa pangangailangan ni Baby at sa aming ating pamilya. Ang income is mga 200 plus tapos yung 50 plus is kinuko sa tubig. Yung 50 plus naman sa bigas, tapos yung iba sinisavings para sa kuryente. Hindi rin man ako nag-stop kasi nag-aral ako ng IELTS, tapos kahit malaki nang yung tiyan ko, ipagpatuloy ko pa rin. Kahit mahirap. Ang nag-educe sa akin para ipagpatuloy ang pag-aaral ko is yung sarili ko lang dahil para din yun sa future ng anak ko at habang may buhay, magtatapos ako. Sabi nila, Win, hindi ka na yan makapag-aral tapos wala na, hindi na yan makapagtapos. Mababa na yung tingin nila sa akin ngayon. Hindi lahat ng nag-aasawa, hindi na nakakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba nga, kahit malaki pa ang tiyan, nakakapag-graduate ng college, ako pa kaya na may anak na lumabas. Lahat kayo nakapag-aral din man, di ba? Yes, sir. May nakapagtapos na ba? Wala pa. Baka ako. Oh, baka. Oh, sige. Kailan natin na ako? Kailan natin na ako? Kailan natin na ako? Kailan natin na ako? Kailan natin na ako?